Ano po ang dapat gawin kapag nakakita ng post sa Facebook na na-depressed ang isang FB friend? Ayan. Ayan. Online to. Oo. Okay. Una sa lahat, napaka-delikado niya sa FB. Sa FB. Totoo lang. Pero, we need to take it seriously. Yes. Ganito po yan. Number one, do not invalidate. Minsan po kasi may magpo-post, sabihin, shucks, wala na akong love life. Iniwan niya ako. Mm-mm. Tapos sasabihin ng friend mo, ano ka ba? Mm-mm. Love life lang yan. Uh-huh. Bumangon ka. Do not do that. Do not invalidate uh-huh. people kasi ito po yan. Totoo, sa atin, maaaring maliit na bagay iyon, maaaring insignificant. Pero ang hindi nila naiintindihan is that dun sa taong nakakasuffer ng ganung condition, it's a very big deal. Yes. Hindi ho yan magkakaganyan kung hindi ho yan apektado. Mm-mm. So ang tamang way po is to accommodate. Paano po yun? Simulan po natin sa ORA. Observation, reflection, and asking a question. Asking a question. So, kunyay, nakita ko ang Facebook page ni Sir Braggy. Aba, araw-araw, sunod-sunod, puro negative ang post ni Sir. Babalikan ko ngayon siya. Sir Braggy, si Tofi to. Hello. Alam mo, na-observe ko ha, 5 days ka na sa Facebook mo, laging malungkot ang napopost mo. Now, take note, di ba sa step one, in-observe muna natin. Mm-hmm. Hinanap natin yung consistency and frequency. Okay. Then, after that, i-reflect natin kay Sir Braggy, binalik natin sa kanya. Kasi ang importante dito, mga listeners, yung tipong maiparamdam nyo doon sa tao na ito yung na-oobserbahan namin sa'yo. Mm. Kasi baka sila walang self-awareness eh. So, i-reflect. And then, that's the time that you ask, ano ngayon ang gusto mong pag-usapan natin tungkol dyan? Take note, pag magtatanong po, do not ask a question that ends with a yes or a no. Huwag po yun. Iwasan po natin. Kasi pag tanong mo lang, oh, okay ka ba? Mm-mm. Sasabihin mo lang sa akin, okay, o di tapos. Okay na, oo. So, instead, ask like this, anong pwede kong maitulong? Mm-mm. Kailangan mo ba ng makakausap? Meron ba tayong dapat pag-usapan? Kasi nandito ako para sa iyo. Wow, how nice. Ganun para may assurance. So, yes. May support. Yeah. May support. Kasi by doing so, ang ginagawa mo doon is that you're really telling the person na nandito ka. Mm-hmm. You're there. And then pag ganun, syempre, iko-commit nyo yung mga sarili nyo, listeners, ha? Huwag yung tipo sinabi nyo, you're there, tapos kinabukasan, ayaw mo pag-usap. Ay, busy ako eh. Or same zone lang. You need to commit. Dahil ang punto dito, at the end of the day, we are interdependent kasi talaga with one another. We need one another para mabuhay tayo ng maayos. Kaya pala iba nagkakaroon din ng mga support groups. Mm-hmm. Kasi by being there for each and everyone, gives them assurance. Para kaya nga sa amin sa practice, Sir Braggy, yung group therapy, very efficient yun. Mm. Kasi 6 or 7 tao kayo na may iisang sakit, tapos nagiging damayan ninyo yung therapy na nangyayari, mm-hmm. tapos natuturoan kayo ng tamang coping style. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na parehas sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku! Ang dami nang namamatay sa maling akala! Eksperto dapat ang pinakikinggan mo! Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health, programang malaking help sa health kasama sina Maru Pahati Sarne at si Braggy Braganza, kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ, DOH Department of Health, Monday to Friday 1 p.m.